Magandang araw mga kapuso at mga kabarangay na nakatutok sa lahat ng mga barangay FM radio stations nationwide. Ganon din sa lahat ng mga listeners natin sa abroad sa pamamagitan ng GMA Pinoy TV. May katanungan po sa inyo si Papa Dudut. Naranasan mo na ba ang halos isuko na ang buhay ng pagiging isang mahirap? Yung kahit halos gusto mo nang tumakas sa sumpa ng kahirapan ay hindi mo magawa dahil sa sunod-sunod na unos na dinadanas mo. Yung ipang babaon mo na lang sa eskwela ay ipang kakain na sana ng inyong buong pamilya. Dahilan para mapaisip ka na sumuko na lang sa pag-aaral. Marahil ang iba sa inyo ay nakadanas na nito minsan sa kanilang buhay. Pero paano kung mula nang pinanganak ka ay eto na ang hirap na dinadanas mo sa pang-araw-araw. Mga kabarangay, pakinggan po natin ang kwentong padala ni Marilyn sa Barangay Love Stories. At naway sana sa inyong pakikinig ay makapulo tayo ng aral at inspirasyon upang mas lalo nating pagbutihin at pahalagahan ang kung ano ang meron tayo na biyaya ng langit. Lahat ng yan sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories Number 1. Dear Papa Dudut, naniniwala ako sa kasabihang kung gusto mo ang isang bagay, may paraan. Patience is the key of success. At walang pagtatagumpay kung hindi ka makakaranas na madapa. Papa Dudut, ikaw na lang po ang bahalang mag-ayos ng sulat ko. Medyo intindihin mo na lang dahil may pagkagulo ang kwento ko. Ginagawa ko lang kasi ito every day off ko. Kapag nag-iisa ako sa boarding house namin at habang ginagawa ko ito ay mas maraming luha ang tumutulo mula sa aking mga mata. Luha na dulot ng saya at lungkot sa tuwing naaalala ko lahat ng nilahad ko sa kwentong ito. Gamit ko ang laptop na isyo ng aking kumpanya kung saan ako nagtatrabaho. Isa po ako sa mga libu-libong nakikinig ng programa mong Barangay Love Stories at matagal ko na rin gustong magpadala ng story ko. Pero naisip ko na araw-araw ay maraming nangyayari. Totoo nga dahil marami pa akong naidagdag sa mga kwento tungkol sa buhay ko. Lahat na binanggit kong pangalan ay totoo. Nagsama na rin po ako ng mga pictures ng mga tao na binanggit ko sa kwento. Baka kasi sabihin ng mga tagapakinig na gawa-gawa o kathang isip ko lamang. Magandang araw mga kabarangay, ako po si Marilyn. Laking probinsya. Lumaki bilang isang mahirap. Hindi ako ganong katalino pero madiskarte. Ang ipapahayag kong kwento sa araw na ito ay tungkol sa pag-ibig at buhay ko at kung paano ko nalusutan ang mga pagsubok ko sa buhay. Kasama ang mga magulang at mga kapatid ko, kaibigan at syempre kasama ang nag-iisang lalaki sa puso ko. Sana sa kwento kong ito ay makapagdulot ng maraming aral. Isa akong iyaking tao. Noong bata ako kapag pinapalo ako ng magulang ko, hindi ako yung bata na mahilig tumakbo kapag pinapalo. Tanging pag-iyak lamang ang aking ginagawa. At sa aming limang magkakapatid, ako po ang pinakamaputi. Minsan nga sinasabihan nila si nanay na yaya ko. Si ate ko ang pinakapasaway, si Mary Ann naman ay isang inborn na special. Sabi ng nanay ko, pinaglihian daw niya ang isda, kaya hindi makalakad. Pero noong taong 2008, nakatanggap kami ng free wheelchair ng kapatid naming si Mary Ann mula sa Red Cross. Kaya habang lumalaki siya ay hindi nahirapan ang nanay at tatay namin sa pagbubuhat sa kanya. Malaki din kasing babae pero kahit espesyal ang kapatid namin ay ipinakita namin sa kanya kung gaano namin siya kamahal. Si nanay at tatay ay palagi namang nag-aaway, lalo na noong bata pa kami. Mabait ang tatay ko, ang nanay ko naman ay armalite ang bunganga. Madalas na ang paninigarilyo ni tatay ang pinag-aawayan nila. Itigam mo na kaya yung paninigarilyo mo, dagdag pa yan sa mga gastusin natin. Madalas nalitaan niya sa kanya ni nanay. Sa isip-isip ko Papa Dudut, kapag makatapos na ako ng pag-aaral at may trabaho na ako, bibilhan ko si tatay ng maraming sigarilyo para hindi na sila mag-away. Yun ang isa kong pangarap, ang maibigay ang kailangan ng mga magulang ko.
Walang kuryente sa baryo namin, Papa Dudut. Madilim ang baryo, kaya nga madalas naging tampulan ang mga tagabayan ng baryo namin na umano'y kaya daw maraming nabubuntis o nagkakaanak ng maaga dahil alas 6 pa lamang ay sarado na ang mga bahay at wala nang ilaw na matatanaw. Noong bata ako, rason nila kapag ganong oras daw ay may mga NPA na. Pero kung minsan kahit hating gabi na, nag-aaway pa rin ang nanay at tatay ko. Kung minsan, nahihiya na kami sa mga kapitbahay namin dahil malakas kasi ang boses ni nanay. Kaya hindi ako nagtataka kung saan ako nagmana habang lumalaki ako. Pagdating naman sa pagpasok sa eskwelahan, nilalakad lamang naming magkakapatid. Wala kasi kaming pambayad sa tricycle. Baon nga namin ay piso sa isang araw. Kung minsan, hindi na kami nagmemeryenda. Buti na lamang at may mga mababait naman kaming mga classmates na nagbibigay ng merienda sa amin. Pero kapag ulam naman na baon ang pinag-uusapan, Papa Dudut, hindi kami nagpapahuli. Sapagkat puro toyo o tinapa dahil yun lang kasi ang mura. Naalala ko pa nga ang ginawa ni Kuya para lang magkapera siya. Tuwing Sabado, Papa Dudut, kapag nasa bundok kami, kumukuha siya ng mga gagamba na binebenta niya sa mga classmates niya. 30 pesos ang isang kahon ng posporo, yun kasi ang ginagawang bahay ng mga spider na hinuhuli ni Kuya. Kapag nagre-reklamo kami kay Nanay tungkol sa mga baon namin, pinapalo at hindi niya kasi kami pinapapasok. Dahilan para gumawa ng paraan si Kuya na madagdagan ang pera namin. Sa pagsapit ng high school, lahat kaming magkakapatid ay nag-aral sa isang agriculture school. May mga cottage para sa mga estudyante at uuwi lang kami sa mga bahay namin kapag hapon ng Biyernes. Sa isang linggo na hindi namin kasama ang mga magulang namin, doon naman kami natuto kung papaano mabuhay. Si Kuya noong high school pa siya ay madiskarte at marunong sa buhay gubat. Kung noong elementarya ay gagamba ang binebenta niya, noong high school naman ay humuhuli siya ng mga bayawak. At yun ang binebenta niya sa mga teacher sa school o mga patron ng cottage na mahilig magpulutan ng bayawak. Kung minsan naman ay hindi umuwi si Kuya sa bahay kapag Friday. Siya kasi ang kinukontrata ng patron namin na magbantay at mag-alaga sa mga manok niya. Binibigyan siya ng patron niya ng allowance. Patron ang tawag namin sa mga lalaki na naka-assign magbantay sa mga estudyante sa cottage. Kapag babae naman ay matron ang tawag. Cottage naman ang tawag namin sa boarding house na libreng tirahan para sa mga estudyante. May mga cottage na halo ang babae at lalaki, may cottage din na puro babae lang at meron din na puro lalaki lang. Sa pag-aaral naman ay maganda sapagkat may mga teacher din na nakatira sa cottage. Kapag hapon ng Friday ay oras na ng uwian sa mga bahay namin, may sasakyan naman na sumusundo sa mga estudyante. Pero kaming magkakapatid ay naglalakad lang kami. Wala kasi kaming pamasahe. Nagtataka ka siguro, Papa Dudut, kung papaano, pero lahat ng ito ay totoo. Tuwing umaga naman ng Linggo, bumibili na si Nanay ng baon namin ng buong linggo sa eskwelahan, gamit ang pinagbentahan ng mga gulay namin. Masipag kasi ang nanay at ang tatay ko sa pagtatanim sa mga gulay at palay, bagamat wala kasi kaming sariling bukid. Kaya naman laking hirap nang kinuha na ito ng may-ari ng lupa. Ang ginawa na lang ng tatay ko ay naglinis na lang ng gubat at nagtanim ng gulay gaya ng ube, sigarilyas, kamatis at marami pang iba. Lahat kaming magkakapatid ay sumasabak sa pagtatanim, umulan man o umaraw. Wala kaming magagawa sapagkat hindi kami makapag-aaral kung hindi namin tutulungan ang mga magulang namin. Ang kapatid naming si Mary Ann, nasa ilalim lang ng puno. Naglalaro, hindi kasi siya makalakad. Sa school, Papa Dudut, ay wala kaming ibang baon kundi puro noodles at gulay. Yun kasi ang mabilis na lutuin. Pero dahil sa gusto naming maiba naman ang lasa nito, gumagawa kami ng paraan. Nagsasahog kami ng mga gulay mula sa mga tanim namin. Kapag summer ay nakikigapas o nakikiani kami sa mga mais para may pambili kami ng bagong damit o kagamitan sa mga susunod na pasukan.
Ganon madalas ang ginagawa namin. Kung minsan naman, ako ang sinasama ni tatay sa ilog at manghuhuli ng isda. Swerte raw kasi ako at tuwang-tuwa naman ako kapag may nahuhuli kaming isda ni tatay. Isang araw ay sinama ako ni tatay sa ilog at isang salita ang hindi ko makakalimutan na galing sa kanya. Anak, kapag professional ka na o natupad mo na mga pangarap mo, matatandaan mo pa kaya ito? Yung ganitong sinasama kita sa ilog, tagahawa ko ng sako. Oo naman tay, baka nga mamiss ko pa nga eh. Sabay naman kaming tatawa ni tatay. Kung minsan naman ay dumadayo kami ni ate sa mga auntie namin sa ibang baryo para makidawis. Dawis ang tawag namin sa dahon ng tabako na tinutusok mula sa stick para mabilis na matuyo at maibenta sa pabrika ng tabako. Mahirap pero kailangan ding mabilis kaming magtusok para marami kang pera. Kaming mga bata ay nahihirapan kaming makabuo ng 100 pieces. 50 cents naman ang bawat stick na puno ng dahon ng tabako. Maliban sa pagtusok, kailangan kasi naming ayusin ang mga dahon. Kaya hindi maiwasang natutusok ang mga kamay namin. Si Kuya Mar naman ay pumasok bilang isang construction worker sa isang sikat na eskwelahan malapit sa amin. Hindi na kasi siya nakatuloy ng pag-aaral sa kolehiyo dahil sa hirap ng buhay. Sa katunayan ay 50 pesos ang baon namin sa isang linggo ng ate ko. Hati pa kami na kailangang pagtiyagaan. Halos araw-araw na nag-aaway kami ni ate sa cottage. Third year si ate Con, samantalang nasa first year naman ako. At sa totoo lang Papa Dudut, high school na kami ni ate ay napapalo pa kami. Isang beses nga dahil sa galit ni nanay ko ay pinalabas kami sa bahay at doon kami natulog magdamag. Ang daming lamok, hindi namin napigilan na magtawanan. At doon, nagkabati na naman kami. Isang araw kinasal ang pinsan ko sa isang baryo at dahil uso ang sayawan sa baryo ay nakisayaw naman ako. At doon ay nakilala ko si Jesse, tricycle driver. Mabait naman siya Papa Dudut at sa gabing iyon ay lagi niya akong sinasayaw. Natandaan ko pa nga na nanlibre pa nga siya noon ng halo-halo. Rason daw niya ay gusto raw niya akong makilala ng husto at doon ay nagsimula si Jesse na manligaw sa akin. Bakit ba kasi ngayon lang kita nakilala? Tanong niya. Hindi kasi ako yung tipo ng dalaga na laging lumalabas eh. At nakikisayaw lang ako kapag kamag-anak ko ang kinakasal. At saka hindi basta-basta pumapayag ang mga magulang ko kapag niyayaya ako ng mga classmates ko o mga kaibigan ko. Mahabang paliwanag ko sa kanya. Masaya ang kwentuhan namin ni Jesse habang kumakain ng halo-halo. Sa dinami-dami kasi ng nanligaw sa akin at kinasayawan ko sa kasalan, ewan ko ba kung bakit iba ang naramdaman ko kay Jesse. Moreno siya at palangiti dahilan para makita ko ang mapuputi niyang ngipin. Kinabukasan, hinatid niya ako sa bahay namin at doon nagsimula ang madalas niyang pagdalaw sa amin. May mga ganyang lalaki pa pala. Ang pamamasyal kasi ng isang lalaki sa bahay ng babae eh noong unang panahon pa. Komento ni nanay at tatay tungkol kay Jesse. Ngumiti na lang ako. Naisip ko na lang na kung marunong sigurong kumanta at gumitara si Jesse eh baka nga hinarana pa ako. After 1 month and 15 days ay sinagot ko na si Jesse. Nung una nahihiya ako sa kanya. Siya kasi ang first boyfriend ko at tuwing Sabado ay namamasyal siya sa bahay. Kapag Linggo naman ay sinusundo ako sa bahay para magsimba. Hindi naging istrikto ang mga magulang ko sa pakikipagrelasyon ko kay Jesse kahit na 15 anyos pa lang ako noon na pinasalamatan ko naman. Paano kasi basta Sabado kahit bumabagyo o umuulan ay pumupunta pa rin si Jesse sa bahay. Naalala ko pa nga isang beses na sobrang hiya ko sa kanya pumunta sa bahay ng sobrang lakas ng ulan at hindi namin alam kung saan kami uupo dahil sa dami ng tulo ng ulan sa loob mismo ng bahay. Hindi kasi kami makabili ng yero para sa bubong ng bahay namin kaya ang ginawa ng tatay ko ay kugo na lang ang nilagay niya. At kapag may bagyo na darating, tinatali ni tatay ang haligi sa bahay mula sa mga puno na katabi upang hindi ito malipad
o matumba. Maliban sa pagtatricycle, Papa Dudut ay may sarili pa siyang lupa na tinatamnan ng mais. Kaya nga biniro niya ako minsan. Kapag 18 years old ka na, magpapakasal na tayo. Nasadyang kinagalit ko naman. Wala pa kasi sa isip ko ang pag-aasawa. Humingi naman siya ng sorry sa akin. Sa pagsapit ng October ay umuwi si Kuya Mar at laking gulat ng mga magulang namin sa mga sinabi niya. Nay, tay, mag-aaral ako. Ano? Eh, saan tayo kukuha ng pampaaral mo? Eh, si Marilyn nga hindi pa tapos ng high school. Nagtatakang tanong nila. Eh, nay, nakapag-enroll na po ako. Criminology ang kinuha ko. Eh, saan ka naman kumuha ng pinampa-enroll mo? Nag-apply po ako ng scholar sa school, nay. Habang nagtatrabaho ako bilang janitor sa school, kapalit po yun ang pag-aaral ko. Wala nang nagawa ang mga magulang namin, Papa Dudut. Mataas kasi ang pangarap ni Kuya at alam kong lahat ay gagawin niya, makamit lamang ito. Sa pagsapit ng Pebrero taong 2006, isang buwan na lang ay magtatapos na ako ng high school, biglang umuwi si Kuya Mar at sinundo ako para makipag-usap ako sa isang stockholder sa school kung saan siya nag-aaral. Ipapakiusap daw niya ako para maging working student sakaling gusto ko daw na mag-aral sa kolehiyo. Si Ate Con daw sana ang kukunin niya pero sabi ni Ate Con, ako na lang daw, kaya sumama ako. Nakausap ko ang isa sa mga stockholder at maraming tanong sa akin ng stockholder na yon. Marunong ka bang magluto? Opo, sagot ko naman. Marunong yan ma'am, sa agriculture school nag-aral yan eh, sabad pa ni Kuya Mar. Sasagot naman ang kausap naming stockholder ako natawa. Eh ano ka ba iho? Ang mga graduate sa agriculture ay hindi sa pagluluto magaling, kundi marunong sa pagtatanim. Totoo naman kasi nasa school namin ay araw-araw kaming nagtatanim, Papa Dudut. Natapos ako ng high school at dahil gusto ko nang makapag-aral ng college ay agad akong lumuwas ng bayan para mag-umpisa bilang isang working student. Nalaman iyon ng mga tao sa amin at doon ay pinagchismisang kaming magkakapatid. Bakit daw kami mag-aaral? Saan daw kukuha sila nanay at tatay ng pampaaral sa amin? Lalo daw sa akin eh mag-aasawa din naman ako ng maaga. Bagay na sadyang kinasama ng loob ko. Pero hindi ko sila pinakinggan. Nagpaalam ako kay Jesse at sa awa ng Diyos ay suportado naman ng boyfriend ko ang mga gagawin ko. Binilhan niya ako ng cellphone para may contact daw kami. Summer noon pero inumpisahan ko ng pagsilbihan ng amo ko. Marami kaming working student sa bahay niya. May iba na nagsa-summer class na. Ako ay hindi ako pwede mag-enroll for summer kasi may kasunduan kami ng boss kong babae na si Ma'am Emma na magtatrabaho ako sa kanila ng summer na walang bayad. Pero ang mga kagamitan ko sa pasukan ng June ay siya na lahat ang bahala. Gaya ng uniform, sapatos at mga notebook. Pinagbutihan ko naman ng pagsisilbi sa kanila. Sa pagsapit ng June ay doon nag-assign si Ma'am Emma ng bawat area sa aming mga trabaho. Ako ang sa canteen, ako ang mag-open every morning pero bago ako mag-open ay magigising ako ng maaga para maglinis muna sa loob ng bahay. Kasama sa bahay si Ate Belle, Ate Arlene at ang pareho kong bago na si Alvin. Si Ate Belle ang na-assign sa kanya, tuwing madaling araw siya ang tagapalengke para sa canteen at siya din ang cook. Si Ate Arlene naman ang taga-alaga at hatid sundo kay Angel na bunso ni Ma'am Emma. Si Angel na sobrang sungit. Kawawa si Ate Arlene kung hindi niya sasabunutan ay binubuhusan pa niya ng tubig. Ang asawa naman ni Ma'am Emma ay high blood. Walang araw na hindi siya sumisigaw. Lahat kasi sila mga matataba. Ang schedule ng pasok ko ay 2 p.m. to 8:30 p.m. BS Business Administration ang kinuha kong kurso. Sa loob ng school ay madalas akong nahuhuli ng instructor ko na tulog. Mahirap, Papa Dudut. Kung minsan hindi pa kami nag-aalmusal. Madalas kasi na natitirang ulam sa amin ay sabaw dahil ang amo namin ang nauunang kumain. Eh saan ka naman nakakita ng pinapaunang kasambahay? Kaya kung anong matirang ulam sa amin, pagpapasensyahan. Andiyan pa yung moment na tinitignan kami ng amo namin na kumakain. Kaya naman halos hindi namin malunok ang kinakain namin.
Bawat subo kasi tinitignan. Pero pinagtiyagaan ko dahil sa hirap na pinagdaanan ko, doon nag-umpisa kung paano ako mangarap. Gabi-gabing tumatawag si Jessie sa akin, Papa Dudut. Aaminin ko, namimiss ko si Jessie. Sa school ay marami din ang ligaw sa akin, kahit papaano kasi may itsura ko. Minsan nga ay may humabol sa akin na member ng ROTC, yung commander daw nila pinapakuha ang CP number ko. Kung hindi ko daw ibibigay ay bubugbugin daw siya. Ako naman na hindi ako naniwala, sagot ko pa nga sa kanya, eh kung bubugbugin ka, eh di bubugin mo rin sila. Sabay lakad papunta sa room kung saan ang klase ko. Pero sinundan pa rin niya ako at nagmakaawa pero wala siyang nagawa. Kinabukasan bago ako pumasok sa klase ay tumulong muna ako sa kantin gaya ng paghuhugas nang may lumapit sa akin. Isang malaking lalaki sabay sabing, "Miss, number mo naman oh." Siya pala ang sinasabing commander ng ROTC pero nagmatigas ako. Hindi ko pa rin binigay ang CP number ko. Isang gabi, Papa Dudut, pagkagaling sa school ay sumisigaw ang amo kong lalaki. "Simpleng-simple ang mga gagawin mo dito, Marilyn. Hindi mo pa magawang linising mabuti ang lababo," pasigaw na sabi niya. At dahil sa gulat ko ay nasigawan ko rin siya. "Eh sir, hindi naman lahat magagawa ko eh." Doon siya tumayo at sinampal ako. Masakit yun, Papa Dudut, at umiyak ako ng umiyak. Kinabukasan may isang empleyado sa school na naghahanap ng working student kaya nag-apply ako. Agad naman akong natanggap kaya naman kinabukasan ay nagpaalam na rin ako kina Ma'am Emma. Mabait ang mga naging amo ko. Ang gusto nila ay sabay kaming kumain sa kanila. Ang mahirap nga lang ay istrikto sa paglilinis ang amo kong babae. At lalo na sa paglalaba. Una, sabunin ang damit. Banlawan, pagkatapos banlawan ay sasabunin muli. Kaya kawawa ang kamay ko. Araw-araw ako naglalaba bago pumasok ng school. Ayaw kasi ng boss kong babae na naiipunan ng maruming damit. Kapag Saturday at Sunday naman ay magfo-floor wax ako sa buong bahay. Dahilan para mamayat at madalas ang pagkakasakit ko. Nagpatuloy pa rin ang relasyon namin ni Jessie. Mahigit isang taon na rin kami noon. Isang araw sem break namin, nang nagkaroon ng problema si kuya sa binabantayan niyang gymnasium ng eskwelahan. Siya kasi ang na-assign doon. Nabigyan siya ng kwarto sa mismong gym pero nakaaway niya ang isang dance instructor at maintenance in charge. Malas ang kuya ko dahil ang presidente ng school ay hindi nakinig kay kuya. Napaalis siya sa gym at nawala ang scholarship ni kuya. Awang-awa ako sa kanya. Kasalukuyang second year college na noon si kuya sa kursong criminology. Dahil sa mga pangyayari, nag-decide ako para tumigil sa pag-aaral. Gusto kong mamasukan muna bilang isang katulong at ako nang bahala sa pag-aaral niya. Bagay na pinaalam ko sa mga magulang namin. "Tay, Nay, eh nahihirapan na rin kasi ako mamasukan habang sabay na nag-aaral. Hayaan niyo muna ako magtrabaho at suportahan si kuya," pagpapaliwanag ko sa kanila. Dahil maraming kakilala ang kuya ko sa school ay may tumulong pa rin sa kanya. Isang stockholder naman ang kumuha sa kanya. Maliban sa pag-working student ni Kuya Mar, nakiusap ang amo niya na baka pwedeng mamasukan ako bilang isang katulong sa bahay nila sa Maynila. Pumayag naman ako, Papa Dudut. Apat na palabag ang bahay nila sa Quezon City. Araw-araw, lilinisin ko yon. Mahirap, pero buti na lang at nariyan si Jessie para umagapay at palakasin ang loob ko. After 1 month ay nakaramdam ako ng kakaiba sa sarili ko. Nahihirapan na akong huminga sa tuwing umaakyat ako hanggang sa 4th floor. Nung una akala ko'y normal lang, napansin yun ang mama ng amo ko. Pina-check up ako at gastos naman niya lahat at doon ko nalaman na kailangan ko palang magpahinga. Ang blood pressure ko ay 90 over 60. Anemic ako, Papa Dudut, at ang heartbeat ko ay 100 per minute. Bago ako umuwi ay may masama akong nabalitaan mula sa mga amo ko. "Marilyn, ang dati mong boss na lalaki patay na pala. Kagabi lang dahil sa high blood."
Agad kong tinag si Ate Bel. Oo sis, patay na si Sir Joey kagabi lang. Napauwi na ako ng Cagayan dahil na rin sa payo ng doktor na kailangan kong magpahinga. Sa bahay ako na malagi at nag-alaga sa kapatid naming si Mary Ann. Hindi ako pumunta sa burol ng dati kong amo. Balita ko ay sa main daw ng school binurol. Noong libing na daw, nagparade ang lahat ng Marine students. After ng libing ay tinext ko si Ate Bel. Kumusta ka na sis? Eto puyat, ikaw sis. Reply niya. Andito na ako sa amin sis. Umuwi ako. Gusto ko na mag-aral muli eh. Sagot ko. Hayaan mo, sasabihin ko yan kay Ma'am Emma. Baka sakaling kunin ka pa niya. Salamat sis ha. Sumunod na araw ay may natanggap akong text mula kay Ate Bel. Okay sis, okay na. Pumayag si Ma'am Emma na magtrabaho ka ulit dito sa kanila. Gusto niya kasi ang trabaho mo dati. Kaya dapat October nandito ka na kasi manganganak kang asawa ni Kuya Udong. Si Kuya Udong ang panganay ni Ma'am Emma. Bago ako pumunta ay nagpaalam ako kay nanay at tatay. Ganon din kay Jessie. Pinayagan nila ako. Si Jessie naman sabi niya sa akin ay susuportahan na lang daw niya ako. Huwag ko lang daw siyang ipagpapalit sa kapareho kong estudyante. Sagot ko naman, oo naman Han, ikaw lang naman ang nasa puso ko eh. Sabay yakap sa kanya. October 2007, nasa school na ulit ako para mag-working student. Second semester, nag-aral muli ako. Si ate ko naman ay pinasok ni kuya na working student din sa iba pang stockholder ng school namin. Pero dahil nga sa pasaway siya, first year lang ang natapos dahil nabuntis siya. Umiiyak ang nanay namin noon. Para kayong mga siramplaka na paulit-ulit ang mga payo namin sa inyo. Nagtatampong sabi pa ni tatay noon. Pero noong manganak na si ate ko, doon ay tila nawala ng unti-unti ang galit ng nanay ko. Kami naman ni kuya pinagpatuloy pa rin namin ang pag-aaral. Nasa third year na si Kuya Mar, isa na rin siyang officer ng ROTC. Gusto niya kasing maging sundalo o pulis, yun nga lang ay sa allowance kami nahihirapan. Hindi naman kasi kabilang ang allowance sa mga natatanggap namin bilang scholar. Kapag umuwi ako sa bayan namin, kapag hinahatid ako ni Jessie sa sasakyan papunta ng school ay binibigyan niya ako ng allowance. Oo Papa Dudut, nagbibigay siya ng allowance ko at alam niya kasi ang sitwasyon ko. Pero may isa siyang hiling sa akin. At doon nagumpisang maging magulo ang aming relasyon. Gusto niya kasing bigyan ko siya ng kaunting oras para lang magkasama daw kami. Ako naman ay takot akong gawin yon at iniisip ko kasi ang tungkol sa pag-aaral ko. Naumpisahan ko na at gusto kong makatapos. Ayaw ko ding mawala ang tiwala sa akin ng mga amo ko, lalong-lalo na sa mga magulang ko. Kung pagbibigyan ko si Jessie, ano ang mangyayari sa buhay ko? Paano ang kinabukasan ko? Han, ang ginagawa ko ay para sa atin. Dahil gusto ko ang magiging anak natin balang araw ay magkaroon ng maayos na buhay. Ayaw kong maranasan niya ang hirap na pinagdaanan ko, lalo na noong bata pa ako. Nung una ay nakaintindi naman si Jessie, pero sa mga sumunod na araw ay makulit na naman siya, pero nagmatigas ako Papa Dudut. Sabay sabi sa kanya na kung hindi mo ko maiintindihan ay bahala ka kung ano ang gawin mo. Bahala ka kung mambabae ka, hindi ikaw ang kawalan ko. Basta ang gusto ko ay matupad ko ang mga pangarap ko. Natigilan siya sa mga sinabi kong yon Papa Dudut. Ang akala ko hindi na siya tatawag at magte-text, akala ko nga ay mambababae na siya. Pero hindi, ang nagbago sa kanya ay naging lasinggero at sugalero. Maliban sa working students, ang tawag din sa amin ay founder scholar. Full scholar kasi kami at wala kaming binabayaran maliban sa mga sinasabi nilang miscellaneous na 185 pesos. Yun lang. At dahil working student kami ay wala kaming pera. Lahat kaming working student ay hindi pa mabayaran ng buo ang 185 pesos na miscellaneous. Nag-i-installment pa nga kami. Dahil apat na exam yon, every exam ay nagbabayad kami ng 47 pesos. Nakakatawa Papa Dudut pero kahit nga mga working lang kami, kami naman ang pinakamalakas sa school
Tuwing exam ay pumapasok na lang kami sa accounting para magbayad at kumuha ng permit. Hindi na kami pumipila at sasabihin lang namin kung sino ang boss namin. Dahil hirap na hirap ako sa allowance, Papa Dudut, ay nag-apply ako ng ibang scholar sa government. Sa awa ng Diyos ay pumasa ang mga grado ko sa scholar ng governor namin. Every semester ay may minemaintain akong grado para tuloy-tuloy ang scholarship ko. Ang benefits ay makakakuha ng 2,000 pesos na allowance every semester. Okay na rin yon, at least every pasukan ay hindi ko na problema ang pambili ng mga libro at panggasto sa mga projects ko. Hanggang nakilala ko ang coordinator ng scholar ng governor namin. Nalaman niya ang family background ko. Mahirap kami, isang kahig isang tuka. Kaya tinulungan ako na makapag-apply sa Commission on Higher Education or CHED para makakuha ng mas malaking allowance. Tuloy pa rin ako sa pagsisilbi kina Ma'am Emma, at sa awa ng Diyos ay napasama na nga ang pangalan ko sa mga listahan na pumasa sa CHED. Nakita ko sa bulletin board ng Department of Student Affairs at tuwang-tuwa ako. Summer 2008, third year na ako. Pero irregular ako dahil nga sa pag-stop ko ng one semester. At sa taong iyon ay ganun pa rin ang kalbaryo ng relasyon namin ni Jessie. Lagi pa rin kaming nag-aaway. Lagi ko rin kasing nalalaman na lagi daw sa inuman at sabungan si Jessie, at kung minsan ay nagbe-break din kami. After 3 days, magkakabati rin. Marami nanliligaw sa akin, Papa Dudut. Minsan nga na super away kami ni Jessie. Sinagot ko ang isang manliligaw ko, pero after 3 weeks ay nag-break din kami. Madalas sa tuwing pinupuntahan ako ni nanay sa school kapag naghahatid ng allowance o gulay, ay kinukumusta kami ni Jessie. Hindi ako nagsisinungalin sa kanya. Sinasabi ko ang totoo na lagi kaming nag-aaway. E di i-break mo na, anak. Baka masira ang pag-aaral mo dahil sa kanya. Seryosong payo niya sa akin. Sa totoo lang, Papa Dudut, nasaktan ako sa mga sinabi ni nanay. Pero hindi ko na lang siya pinakinggan. Niyakap ko na lang si nanay. Once a month na lang kasi kami nagkikita, at sa tuwing pinupuntahan niya kami ni kuya ay wala pang 2 oras. Minsan, hinatid ko siya sa terminal ng van na pauwi sa bahay namin. Habang naglalakad kami ay biglang tumigil si nanay. Anak, napigtas ang tsinelas ko. Naku nay, bili na lang tayo ng mura dyan sa kalye. Wag na anak, lalagyan ko na lang ng perdible. Naiyak ako sa araw na yon, Papa Dudut. Ultimo tsinelas ng nanay ko ay hindi kami makabili. At dahil doon ay mas lalo akong nagsumikap at nagpursige na mag-aral at mangarap ng mataas. Isang araw, Papa Dudut, kinausap ako ni Ate Belle. Lynn, okay ka lang ba? Gusto mo bigyan kita ng textmate? Mabaito, barkada ni Ryan. Si Ryan ang boyfriend ni Ate Belle. Sinubukan ko namang makipag-textmate kay Bernard, 4th year criminology student. Chubby si Bernard, sweet siya, at aaminin ko na may gusto ako sa kanya. Nanligaw si Bernard pero hindi ko sinagot. Pero nagpatuloy pa rin ang pagkakaibigan namin ni Bernard, at habang nagpapatuloy din ang magulong relasyon namin ni Jessie. Summer 2008 ay nauso din ang pagbibigay ng allowance na manggagaling sa Department of Labor and Employment. Magsa-summer job ka nga lang. At dahil nga sa working student kami ay napasama na naman ang pangalan namin sa listahan. Maliban ng CHED ko, scholar ako sa governor namin, at nakakatanggap na rin ako sa DOL. Kaya nga, ang taon na yon ay ang pagkakaroon ng maraming biyaya. Ang pera na yon, Papa Dudut, ay hindi ko sinosolo. Siyempre, binibigyan ko si Kuya Mar. Year 2009, graduate na si Ate Belle sa kursong HRM. Graduate na rin si Bernard, at after graduation ay wala na kaming naging communication. Nalaman ko na lang na hindi daw siya nag-take ng board exam at pumasok bilang marino at na-assign sa Mindanao. Nalungkot din naman ako, Papa Dudut, pero tinanggap ko na lang. At least ay nariyan pa rin si Jessie. Ako lang naman kasi itong istrikto at maldita. At dahil nga sa wala na noon si Ate Belle, kaya naman kumuha sila Ma'am Emma ng kapalit niya, si Adele, Joe at Joeth.
Si Alvin naman ay kasama ko pa rin. Criminology din si Alvin at simpleng matalino. Kung hindi lang siguro working student, siguro ay mas mataas pa ang grado. May posibilidad pa ngang maging cum laude. Si Rachel tahimik, mabait siya kaya nagkasundo kami. Siya ang nag-aalaga kay Angel dahil graduate na rin noon si Ate Arlene. Si Angel ay hindi pa rin nagbabago. Ako na rin ang tagaluto nila Ma'am Emma dahil natuto ako kay Ate Belle. Si Adele at Ate Jo, sila ang tagalaba. Si Joef at Alvin ang na-assign naman sa labas ng bahay at tagalinis ng sasakyan. Kapag madaling araw ay tulong-tulong kaming lahat na maglinis sa loob ng malaking bahay. Naging normal ang buhay namin na working students dahil nga sa nasanay na kami. Parang magkakapatid ang turingan namin sa isa't isa. Marami din kaming mga moments, Papa Dudut. Kaya nga noong nagpaalam si Ate Belle, lahat kami ay umiyak. Kahit na wala na si Ate Belle, kaming mga naiwan na working student ay patuloy pa rin naman sa mga kalokohan. Si Joe, Joef, Adele, Alvin, Rachel at ako, kung nagagalit ang mga amo namin, tinatawanan namin ang likuran nila. At dahil nga sa ako naman ang tagaluto, syempre madiskarte na ako. Dahil alam ko na walang maiiwan na ulam sa amin, nagseseparate na ako ng pagkain namin. Pagkain ng isa, pagkain ng lahat. Gamit ng isa ay gamit ng lahat. Kasalanan din ng isa ay kasalanan na rin ng lahat. Oo, Papa Dudut, ganyan namin kamahal ang bawat isa. Kung may date ang isa, sa amin ay bahala na kaming magrason sa mga amo namin. Kung minsan sinasabi namin na gumagawa ng project o nagre-research sa library. Eh syempre hindi naman siguro pupunta ang amo namin sa library para hanapin ang wala sa amin. Minsan nga na hindi ko makakalimutan ay nang dumating si Bagyong Ondoy. Kaming lahat ay naiwan sa bahay, lahat kasi ng amo namin ay nag-check-in sa hotel dahil brownout. Kami naman ay lumabas ng school para panoorin ang mga nagsisilaglagan ng mga sanga ng kahoy. Ganyan ang buhay namin, Papa Dudut. Ginawa naming normal ang buhay namin bilang working students. Sa amin ang pinakapasaway ay si Joef na laging nagpupunta sa jowa niyang bading, pero ang maganda pag uwi niya eh may dala naman siyang mga pagkain para sa amin. Guwapo si Joef at sumasali sa mga pageant. Minsan nga ay pinagkakamalang bading. Si Adele naman ay laging nabubwisit sa amo namin, lagi kasing pinagsasabihan ng maitim. Si Rachel naman ay parang may sakit daw dahil mahinhing gumalaw. Mahina ang boses. Si Joe o Jocelyn ang pinakamatalino sa amin, major in math, at hindi na kami nagtataka dahil elementary at high school ay first honor siya. Mas ginusto niya kasi na mag-working dahil libre lahat pera sa allowance kesa sa ibang scholar na tuition fee lang ang libre. Si Alvin naman ang batista sa amin. Malaki ang katawan, bago mag-garden ay nagbabarbell muna yan, at ako ang pinakamaldita naman sa aming grupo. Kung minsan nagtitipon-tipon kami at napag-uusapan kung ano ang magiging buhay namin. Hindi namin pinapabayaan ang pag-aaral. Nagpupursige kami. Si Rachel, Alvin at ako ang pinakamatanda. Si Joe, Joef at Adele ay first year pa lamang. Hindi naman ako nag-entertain ng manliligaw ko. Kung may manligaw, busted ka agad. Kung minsan, pumupunta si nanay sa pinagtatrabahuhan ko para maghatid ng gulay o allowance namin. Naaawa ako sa kanila, lalo na kung nagkikwento siya. Araw-araw kasing nakikiararo ang tatay ko para may pang-allowance lang kami ni Kuya Mar. Halos gabi-gabing nasa ilog daw. Kung may mahuling isda, ibibenta sa may kapitbahay, at kung minsan ay naiiyak ako, Papa Dudut, dahil sa mga nalalaman ko. Pero wala nga naman ako magagawa. Kaunting tiyaga na lang, Nay. Makakatapos na rin kami ni Kuya Mar. Sa araw na yon, Papa Dudut, ay naisip ko na kaya siguro lagi nag-aaway ang mga magulang namin noon ay dahil sa kahirapan ng buhay. Marami pang mga pumasok na working students pero kaming lima ang nakapagtiyaga. Kung may bago, umiiyak at hindi na raw kaya. Kaya umuuwi sila, yung iba naman ay pinag-aaral na lang ng mga magulang nila. Isang araw, si Joef ay bininyagan ng grupo namin. Shawangsit group. Nakuha niya sa shawarma at nabangsit.
Nabangsit ay isang salitang Ilocano na ang ibig sabihin sa Tagalog ay mabaho. Kasi every morning daw ay mababaho ang mga bunganga namin. Palatawa si Joef at kung minsan nga ay ginagaya niya ang pananalita ni Pangulong GMA. Paborito naming merienda ang iced tea at chicheria. Every first semester and second sem ay hindi lahat ng subject ine-enroll namin. Nakalimita kasi ang aming mga galaw bilang working students. Hindi kami pwedeng mag full units para may oras kami sa pagtatrabaho. Pero tuwing summer naman ay ine-enroll namin ang mga behind namin sa first semester and second sem kung available. Every summer naman ay dalawang subject lang ang dapat din naming pasukan. Kung minsan ang isang subject ay hindi offer kapag summer. Kaya ang ginagawa namin para hindi kami lugi, kumukuha kami ng advanced subject namin. Bago kami makapag-enroll ay pinapa-approve namin sa mga amo namin ang tungkol sa schedule namin. Hindi kasi pwedeng sabay-sabay kaming wala, kaya iba't iba ang schedule namin. Dahil nasa compound ng school lang ang bahay ng amo namin, kapag may vacant time ay umuwi kami para gawin muna ang trabaho namin. At pagdating ng klase ay takbo na naman kami sa eskwelahan. Naging natural ang buhay naming ganon, Papa Dudut. Sikap lang at tiyaga na naging puhunan naming mga working students. May 23, 2009, birthday ni Ate Con. Pero isang trahedya ang dumating sa aking pamilya. Araw ng final exam namin sa summer class, kasama ko si Rachel at nagaya ang dalawang classmate namin para magberyenda sa isang maliit na mall sa bayan. Masaya, Papa Dudut, ang araw na yon at sobrang saya ang naramdaman ko na may kapalit palang lungkot. Sapagkat pagdating ko ng bahay nila Ma'am Emma, humiga ako sa katre namin at kukuha na ako ng masarap na tulog nang tumahol ang mga aso. Tinignan ni Adele kung sino ang tao at si Jeng, isang working student din sa kabilang bahay. Nagtaka ako kung bakit lahat sila ay umupo na sa paligid ko. Sabay abot ng cellphone ni Jeng sa akin. May text daw na galing sa papa niya at eto ang laman ng text. Jeng, pakisabi naman kay Ate Marilyn at Kuya Marmon na ang kapatid nilang bunso na si Mary Ann ay patay na. Kanina lang. Tulala ako, Papa Dudut, kasabay ng mabilis na pag-agos ng mga luha sa mukha ko. Sabay tanong sa sarili ko kung bakit siya namatay. Anong nangyari? Agad kong tinext si Kuya Mar. Nagpaalam ako kay Ma'am Emma na kasalukuyang nagbabakasyon sa Maynila. Pinayagan naman ako at pagdating namin sa bahay ay agad kaming niyakap ni Nanay. Sobra pa rin ang kanyang pag-iyak. Nakita ko ang kapatid kong wala ng malay. Matigas na ang kawawa naming kapatid na walang kamalay-malay. Nilagnat daw at umabot sa pinakamataas ang kanyang temperatura. Hindi nakakain, hindi nakayanan ang sarili niya kaya bumigay. Mahirap tanggapin pero kailangan naming harapin ang katotohanan. Pinuntahan ako ni Jesse, dahilan din yon para muli kaming magkabati. Matapos ang libing ng kapatid namin bago kami bumalik ni Kuya sa eskwelahan ay kinausap muna kami ng mga magulang namin. Mga anak, sana makatapos kayo. Alang-alang sa kapatid ninyong nawala na parang usok. Hindi man lang natin na ipagamot sa tamang oras dahil sa kahirapan na ating dinadanas. Hindi ko pa rin maiwasang hindi maluhan ng mga panahong iyon. Bumalik ako ng eskwelahan para magpa-enroll ng 4th year, irregular nga lang, kaya may posibilidad na Octoberian ako. Si Jong na ang bunso namin, samantalang si Nanay naman ay hindi pa rin tanggap ang paggawala ng kapatid namin. Year 2010, natapos din si Kuya sa pagka-criminology, si Tatay ang iyak ng iyak. Siyempre kahit sinong magulang naman ang nakapagpatapos ng kolehiyo, idagdag mo pa na hirap kami sa buhay. Matapos ang graduation ni Kuya Mara ay lumuwa siya ng Cavite at Bataan para mag-training sa Philippine Navy. Makalipas ang 3 buwan na training ay naipasa niya lahat. Nabigyan siya ng pagkakataong umuwi ng Cagayan Valley. Bago ipagpatuloy ni Kuya ang pagka-Navy ay nag-try muna siyang mag-take ng board exam pero hindi nga lang siya pinagpala dahil bumagsak siya. Noong time na gusto niyang ipagpatuloy ang pagka-Navy ay nagkataon naman na wala kaming pera.
Kaya nagtrabaho muna siya sa Cagayan, kami ni Jessie ay away-bati pa rin at nagsasawa na ako sa ganong klase ng relasyon, Papa Dudut. October 2010, tapos na ako. Hindi pa nga lang ako nakakapagmarcha dahil kaunti lang kaming Oktoberian. Para mailabas ko ang transcript of records ko ay kailangan kong magbayad ng graduation fee. Wala kaming kapera-pera noon. Buti na lang at merong kapatid si nanay na siyang nagbayad. Useless kasi ang mag-apply ng trabaho kung wala ka namang requirements. Noong nagbayad na ako, after 1 month ko pa daw makukuha ang transcript of records ko, at ang ginawa ko ay gumawa ako ng authorization letter para sa mga kasama kong working student. Para sila na lang ang kukuha kapag may 1 month na. Pumayag naman sila at nagpaalam ako kina Joef, Adele, Joe at Rachel. Siyempre nalungkot sila. Paano ba yan ate? Wala nang magpapayo sa amin sa mga problema namin. Huwag na kayong malungkot. Eh may Facebook naman ah. At saka merong cellphone. Sagot ko sa kanila. Oo nga may cellphone at Facebook. Pero kung wala kaming load, bihira din naman kaming mag-Facebook eh. Eh yung pang-load at pang-internet namin eh, pambili na lang namin ng pagkain. Sabat pa ni Joe. Sabay-sabay naman kaming nagtawanan. Kinausap ako ng amo ko na sumama sa anak niya dito sa Maynila. Magsisilbi akong katulong niya habang nag-a-apply ako ng trabaho sa Maynila. Nag-aaral kasi sa Maynila si Ched, ang pangalawang anak ni Ma'am Emma. Dahil sa pangarap kong ayaw maging kasambahay forever, nagsumikap ako mag-apply ng trabaho. Marami akong in-applyan na trabaho. Marami ding hindi tumanggap sa akin. Andyan yung oras na hindi ako kumakain. Hinahanapan din kasi ako ng diploma. Oktoberian ako at hindi pa ako nagmamarcha at yung transcript of records ko naman ay nakuha naman agad ng mga kasama kong working students. Dahil umano sa pagpa-follow up nila na agad naman nilang pinadala sa akin. Transcript of records lang ang hawak ko noon. Kung minsan, umuwi akong luhaan at kung minsan nga ay naligaw pa ako ng daanan. May mga pasaway kasing jeepney driver sa Maynila at kapag sinabi mo na ibaba ako sa ganitong lugar, mali naman ang lugar kung saan ako binababa. Kung sa taxi naman ay iniikot ako, nalaman ko na lang ang mga daanan noong medyo mag-iisang buwan na ako sa Maynila. Pero sa awa nga ng Diyos, sa wakas ay natanggap ako bilang isang cashier sa isang mall sa Maynila noong January 2011. Mahirap din kasi may lecture, training at exam. Kailangang ipasa ang exam at naipasa ko nga ang training at examinations. May mga kabatsa ko na hindi pumasa pero naipasok din sila bilang isang sales clerk sa department store. Marami akong naging kaibigan doon, Papa Dudut. Sa trabaho naman ay maraming customers na masungit. Sa sweldo syempre, hindi ko makakalimutan na magpadala sa mga magulang ko. Ang sarap makahawak ng pera, lalo na kung pinaghirapan mo. Buwan ng Pebrero ay umuwi ako ng Cagayan para sa picture taking para sa mga magmamarcha. Nagpaalam ako sa supervisor namin, pinayagan naman ako. Sa school, sa pagsuot ko pa lang ng toga ko para sa picture taking ay naiyak na ako. Ganito pala ang feeling kapag nagsuot ka ng toga, lalo na kung pinaghirapan mo. Tumawa lang sa akin ang photographer. Bago ako bumalik ng Maynila ay nagkita muna kami ni Jessie. Gaya ng dati ay okay naman kami. Masyado lang kasing makulit at ganoon lang siguro ang mga lalaki. Bumalik na ako ng trabaho ko. Bago sumabit ang March 31 ay nag-file ako ng 3 days leave without payment. Pinapili pa nga ako ng supervisor ko ang maging regular o graduation ko. Sadya akong natigilan. Pero sinagot ko siya na graduation ma'am. Dahil yon ay mahigit 4 na taong kong pinaghirapan. Siguro hindi pa para sa akin ang trabaho ko. Alam ko na malayo pa ang mararating ko. March 31, 2011. Umuwi na ako ng Cagayan para habulin ang practice namin. Sa daan ay sobra ang kaba ko pero nagdasal ako. God, ikaw na lang po ang bahala sa akin. Alam ko na hindi mo ko pababayaan. Nang biglang huminto ang bus na sinasakyan ko, nasiraan daw. Panay-text na sa akin si Rachel kung nasaan ako. Kung sino raw ang hindi makakapag-practice, ang upuan daw ay magiging sa likuran. Siyempre hindi ako papayag. At dahil wala akong magawa,
Tinawagan ko si Adele na baka pwedeng siya muna ang maging representative ko sa pagpa-practice. Pumayag naman siya. Yun nga lang ay namukhaan siya ng isa sa mga instructor, kaya pinaalis. Pero siguro dahil na rin sa awa ng Diyos sa akin, naayos din ang bus. Yun nga lang, nang makarating na ako sa school namin, kailangan daw pala ay naka-uniform ang mga magpa-practice. Kaya tumakbo na naman ako sa isang working student para humiram ng uniform. Sa pintuan ng gym ay kitang-kita ko na ang mga nagpa-practice. Kasalukuyang nag-uumpisa na noon, pagpasok ko pa lang ng gym ay nakatingin na ang lahat sa akin. Late ako eh. Sa mga classmate ko naman dati ay hindi maiwasan na makipagkwentuhan sa akin. Si Rachel naman, nagkayakapan kami. Nung tawagin na ng kustudyan, ang pangalan ko ay sadyang natigilan siya. Kilalang kilala niya kasi ako, alam niya kasi na nasa Maynila ako, sabay sabi sa mikroponong, "Wow, nakahabol sa practice ah." At dahil criminology na pasawaya mga kasama namin sa pagpa-practice, ay kumantsaw pa sila. Hiyang-hiya ako noon, Papa Dudut, pero kahit papaano ay masaya. Ilang araw na lang. April 1, 2011, Parents Night namin, ang dress na gamit ko ay pinahiram sa akin ng kaibigan ko sa trabaho. Kesa bibili pa daw ako, minsan ko lang naman gagamitin. Maganda ang kulay ng damit ko. Super memorable ang Parents Night namin. Nandun yung time na inuutusan kami ng MC na mag-sorry at mag-thank you sa mga magulang namin. Sobrang iyak namin ni nanay. Nang napasing ko na pati pala si tatay, lumuluha na rin. Noong araw ng graduation ko, si Kuya Mar naman ang naging photographer ko gamit ang DJ cam ng pinsan ko na hiniram ko sa kanya bago ako umuwi. Natatandaan ko pa nga ang sabi ni Kuya sa akin. "Wow, sa wakas, graduate na rin si ading ko." Kasunod noon ang pagbalong ng aking mga luha. Yung tricycle ni Jesse ang inarkilan nila nanay na sasakyan namin, sapagkat sa baryo pa nga kami manggagaling. Yung bahay kasi nila Ma'am Emma, binakbak na dahil patatayuan daw ng school church ang lupa. Nung tinawag na ang pangalan ko sa stage ay napaiyak ako. Ganon din si Rachel. Niyakap ako ng nanay at ng tatay ko. "Happy graduation, anak. Masayang bati sa akin ng mga magulang ko." "Oo, Papa Dudut. Graduate na ako at nakita ko na rin ang bunga ng mga pagsisikap ko." Pinapanood ako ni Jesse at ng mga magulang ko sa pag-iyak ko, Papa Dudut. After ng graduation, paglabas namin sa gate ay hindi ko maiwasang tignan ang bahay nila Ma'am Emma na pinagibana. Nakakamiss ang bahay. Doon ko tinapos ang pag-aaral ko eh. Marami akong moments kasama ng mga grupong ibang working students at pihadong mamimiss ko ang Shawangsit Group, ang Chicheria, ang Iced Tea, ang mga kasamahan ko. Napangiti na lang ako hanggang sa lumampas na kami. Bago kami umuwi ng baryo namin, kumain muna kami sa Leng Leng's malapit sa school namin. Kinabukasan naman sa baryo namin ay wala ng handaan. Bakit daw hindi kami maghahanda o magpakain lang? Ang sabi ko naman sa nanay ko, bakit tayo magpapakain? Nung unang pasok ko pa lang sa kolehiyo chinichismis na tayo. Tumawa na lang ang tatay ko sabay sabing, "Oo nga tuwing nadadaanan ko sila kapag nagpupunta ako ng ilog." At nilalakasan pa nila ang kanilang chismisan sa atin. "Mga ibang tao, konting mali ko sinasabing wala na akong pinag-aralan. Kaya nga ang ginawa ko mga anak, ginawa namin ang lahat ng nanay ninyo para makapagtapos kayong dalawa ng kuya mo. Sayang nga lang kasi itong kapatid ninyong si Maricon nag-asawa naman kaagad. Pero hindi na bale, may mga apo naman ako sa kanya na makukulit." Sabay tingin ni tatay sa mga pamangkin naming sina Macmac at John John. Kinabukasan ay agad din akong lumuwas papunta ng Maynila. Sa apartment naman kung saan kami nakatira, kina Ched, ay nagpaalam na rin ako dahil nahihiya na ako sa kanila. Tumira ako sa bahay ng pinsang ko sa Antipolo pero hindi nagtagal ay umalis din ako. Mahirap din kasi sila at natapos na ang kontrata ko sa mall at nag-apply ako sa isang agency. Natanggap naman ako bilang isang food supervisor pero nahirapan ako. Malaki ang sweldo pero delay naman. Nag-boarding house na lang ako noon at doon ay nag-umpisa na namang humarap sa mga pagsubok ko sa buhay. Mahirap pala mag-boarding house nang walang kagamit-gamit. Wala akong kapera-pera noon. Mabuti na lang at natanggap ako bilang administrative officer sa isang event company.
Maliit ang sweldo, Papa Dudut, pero okay na. Ang mahalaga ay hindi ako mabakante. 1 week before ng sahuran namin, Papa Dudut, ay tinitipid ko ang pera ko. Hindi ako nag-aalmusal buong linggo, lunch at dinner lang. Pag sweldo ko, saka ako bumili ng rice cooker at iba pang mga kagamitan sa kusina. Maliit ang tinitirhang kong kwarto. Kapag magluluto ako ng ulam, sa rice cooker ako nagluluto. Hindi pa kasi sapat ang pera ko noon para makabili ng kalan ko. Kaya ang ginagawa ko, bago ako magluto ng kanin sa rice cooker ay inuuna ko munang magluto ng ulam. Grabe ang hirap, Papa Dudut. Ang tagal magluto pero pinagtiyagaan ko. Kami naman ang boyfriend kong si Jesse, super away-bati pa rin sa mga oras na yon. Makulit kasi at gusto niya kasi na puntahan ako sa Maynila, pero ayaw kong pumayag. Noong nakuha ko na ang backpay ko sa mall na dati kong pinagtatrabahuhan, nagkataon naman na may kuryente na sa baryo namin. Kaya pinadala ko ang backpay ko para sa pagpapakabit nila nanay. Buwan ng December taong 2011 yon. Pinagbilhan ko na rin sila ng TV at tuwang-tuwa sila, lalong-lalo na ang kapatid kong si Jong. At sabi nga niya, hindi na kailangan pang pumunta ng kapitbahay para makipanood. Buwan ng Pebrero 2012, lumuwas sa Maynila si Kuya Mar para ipagpatuloy na ang pagka-Navy. Sinamahan ko siya sa Fort Bonifacio pero laking lungkot niya dahil nag-expire na pala ang exam result niya. 2010 pa kasi yun at 1 year validity lang pala. Kaya para may gawin, nag-apply na lang siya bilang isang security officer. Agad namang siyang nakapasok. Lumipat na rin kami ng boarding house, bed space nga lang pero kahit papaano ay mas okay na. Dahil bago pa lang si Kuya Mar noon dito, ako ang nagbibigay ng allowance niya. Siya na ang bumili ng kalan namin noong unang sweldo niya sa Maynila. Tuwing sweldo, binabudget ko ang sweldo ko, allowance namin ni Kuya at ang pera na pinapadala ko para sa mga magulang namin. Isang araw ay nagkasundo kami ni Jesse na huwag munang mag-texan sa loob ng isang buwan. 6 na taon na ang relasyon namin noon pero away-bati pa rin kami. Isang araw ay nagbukas ako ng Facebook at napansin ko sa inbox ko na may nag-message. Hi, kumusta ka na? I-text mo ako sa number kong ito. I miss you. Ang message ay galing kay Bernard. Ang laki na ng pinagbago niya. Ang payat niya. Tinext ko nga siya. Maya-maya ay tumunog na ang CP ko. Siya ang tumatawag. Kumusta ka na? Eto, okay lang. Ikaw? Andito ako ngayon sa Cagayan. Nasaan ka? Andito ako sa Maynila. Pwede ba tayong magkita bago ako bumalik ng Mindanao? Nagulat ako. Sumunod na week ay lumuwas na nga si Bernard papunta ng Maynila. Tumawag siya sa akin sabay sabing, pwede ba kitang maka-Valentina? Natawa na lang ako, Papa Dudut, pero dahil nga sa makulit siya ay nakipagkita ako sa kanya sa MOA. February 14 yon at habang kasama ko si Bernard, hinihintay ko ang text ni Jesse na batiin ako ng Happy Valentine's. Pero wala. Dinedma ko na lang. Monthsary at anniversary nga namin ay hindi niya ako binabate. At sa almost 7 years namin ay minsan lang niya ako binate. Ang rason niya, wala naman daw sa monthsary o anniversary nakikita yon, kundi sa pagmamahalan daw namin. Hindi ko na lang siya pinansin, Papa Dudut. Bahala ka sa buhay mo. Sagot ko na lang sa kanya. Nag-usap lang kami ni Bernard sandali. Pagkatapos ay hinatid na ako sa Cubao. Mula nga noon ay panay na ang tawag niya sa akin. Isang araw, tinanong niya ako. Okay na ba sa iyo yung February 14? Bakit? Anong meron? Sagot ko naman. Natayo na. Sagot niya. Sadya akong natawa pero ang sagot niya, seryoso ako, Lynn. College pa lang tayo. Nanligaw na ako sa iyo kaya lang eh, ayaw mo naman sa akin eh. Sadya akong napaisip, Papa Dudut. Sa bagay, puro away-bati naman kami ni Jesse. Bakit hindi ko naman subukang buksan ang puso ko para sa iba? Isang buwan na pala kaming hindi nagte-text ni Jesse. Ma-pride din. Mayag ako kay Bernard na monthsary namin ng February 14. Pero bago ako pumayag ay tinawagan ko muna si Ate Bel. Nagtanong ako tungkol kay Bernard. Mula kay Ate Bel ay nalaman kong mabait daw si Bernard. Sadyang makulit lang daw kasi at noong college daw ay mahilig sa chicks at tumawa na lang ako sa mga nalaman ko. Iniisip ko na lang na baka sa akin eh magbago na siya.
Every month sa rin namin ni Bernard ay madaling araw pa lang ay binabate na niya ako. Hanggang sa madaling araw kasi ang duty niya bilang isang sundalo. Pagising ko pa lang ng umaga, ang ganda na ng ngiti ko. Pagpasok ng trabaho, nakangiti pa rin. Kung minsan, nakikiusap siya sa akin na huwag muna akong matulog. Lalo kapag gabi ng Friday. Wala kasi akong pasok ng Saturday at Sunday, kaya okay lang na mapuyat ako. Mag-text daw kami para hindi daw siya antukin sa duty niya na hanggang alas 2 ng umaga. Masaya ang text namin. Be, gusto mo ikuha na ako ng bahay natin? Sobrang akong nagulat. Anong bahay ang mga sinasabi mo? Sagot ko. Bahay natin, habang maaga pa lang eh, mangarap na tayo para sa ating dalawa. Napaisip ako, Papa Dudut. Si Jesse never pang sinabi sa akin yon. Kung minsan ako pa nga nagsabi sa kanya, ang sagot lang niya sa akin saka na kapag mag-asawa na kami at kasal na. Masarap pakinggan ang mga sinabi ni Bernard, Papa Dudut. Hindi ko alam kung in love ako sa mga araw na yon o kinikilig lang. Noong 2 months na kami ni Bernard ay binigay niya ang password niya sa Facebook at sadyang kinatuwa ko naman yon dahil pinagkatiwala niya. Marami siyang kachat, Papa Dudut. Iba't ibang klase ng mga babae. May single mom, professional at marami pa. Mahilig din siyang mag-comment sa mga pictures ng mga babae na labas ang cleavage. Iniisip ko na lang na siyempre, lalaki siya. Isang araw nakita ko ang isang friend niya na nag-post sa wall ng Facebook niya. Hello mahal, ikaw pala yan. May girlfriend ka na pala eh. Sabi mo nung tumawag ka sa akin, wala. Nakalagay na kasi na in a relationship sa akin si Bernard, Papa Dudut. Umami naman siya. Katext lang daw niya at 1 month na raw niyang katextmate. So 1 month mo na ako niloloko, Bernard. Mamili ka sa amin. Siya o ako? Mabilis siyang sumagot. Siyempre ikaw, be. Kilala na kita since college pa tayo. Sinadya talaga ng Diyos na tayo kasi pinagtagpo kami ni Ate Bel sa bus at napag-usapan ka namin. Kinuha ko ang number mo sa kanya at hinanap pa kita sa Facebook. Dati ko nang alam ang number mo. Hindi ko lang alam kung paano ko uumpisahan na mag-text sa'yo. At bago mo nalaman ang tungkol sa textmate kong si Jessica, nakapag-decide na ako na mag-stick na lang sa'yo. Ikaw kasi ang nagbibigay ng saya sa akin, be. Iba ang saya na nararamdaman ko kapag kasama kita. Mahabang paliwanag niya. Sa mga sinabi ni Bernard sa akin, Papa Dudut, ay sadya akong napaluha. Kami mga babae kasi ay sadyang malambot ang puso, kaya tinanggap ko si Bernard. Isang araw binuksan ko ang Facebook niya at gaya ng dati, comment ng comment siya sa iba't ibang mga klase ng picture sa mga babae na friend niya at may isang picture na kinabusitan ko. Isang larawan ng babae, Papa Dudut, at aaminin ko na insecure ako sa kanya. Isa lang ang ginawa ko, inopen ko ang Facebook ko at nagpost ako sa wall ng ganito. Walang pangit na mukha kung cleavage ang makikita. Marami pa nga nag-like at nag-comment sa post kong yon at may mga nag-comment na sobrang haba ang tawa. Nakita yon ni Bernard at tinawanan lang niya ako. Pero dinedma ko na rin siya at ang ginawa ko ay hindi ko pinakita na nagselos ako. Ang sinabi ko na lang sa sarili ko, kung laro ang gusto mo, o sige, makikipaglaro ako sa'yo. Isang araw bago mag-isang buwan na usapan namin ni Jesse na huwag magtawagan at mag-text, ako na rin ang unang tumawag sa kanya. Oo, Papa Dudut. Tiniis niya akong huwag tawagan at i-text ng isang buwan. Nung tinawagan ko siya, hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa at dinerecho ko na siya. Sinabi ko kay Jesse ang tungkol sa amin ni Bernard. Useless na rin kasi eh. Puro tayo away bate. Hindi mo ko pinakikinggan. Lagi kang nasa inuman. 7 years na tayo pero wala ka pa rin ipon. Ayusin mo naman ang buhay mo. Sorry pero may mahal na akong iba. Si Bernard. Kilala niya si Bernard, Papa Dudut. Bakit mo sa akin nagawa yan? Kasunod ng pagbalong ng kanyang mga luha. Pero nagmatigas ako. Sa mga ka-office mate ko naman ay humingi ako ng payo sa kanila. May mga nagsabi na kinilig lang daw ako kay Bernard dahil maraming taon na hindi ako nag-entertain ng ibang lalaki maliban kay Jesse. Minsan napapaisip din ako,
Sabi ko na lang sa sarili ko na kung sino ang makakatuluyan ko ay siya siguro ang pinakaswerte. Isang araw nag-text si Jessie, magpapakamatay na ako. Pero kinabukasan, nag-text na naman siya. Oh, akala ko ba patay ka na? Akala mo kasi walang ayos ang buhay ko, nawala akong ipon. Ang dalawang tricycle ko, hindi ba ipon yon? Ang lupa na tinataniman ko ng mais, hindi ba ipon yon? Huli na ang lahat, Jessie. Kung wala akong ipon, yayayain ba kitang magpakasal? Kung ang rason mo ay dahil sa lagi ako nagiinom, ginagawa ko lang yon para mawala ang pagkamiss ko sa'yo. Ang babaw ng rason mo, Marilyn. Porket hindi ba ako nakatapos? Porket professional ka na, ipagpapalit mo na ako? Oo, away bati tayo. Pero naisip mo na ba ang hirap ko na naghihintay sa'yo hanggang matupad ang mga pangarap mo? Nang bababae ba ako? Sa mga salitang yun ay napaiyak ako, Papa Dudut. Huwag kang mag-alala, Marilyn. Aalis ako. Para sa'yo, lalayo ako, sabi niya. Doon ay nalaman ko na rin na nag-apply pala si Jessie papunta ng Singapore, pero kahit na ay nagmatigas pa rin ako. Isang araw ay hindi ko alam kung ano ang pumasok sa utak ko, pero bigla na lang akong lumuwas mula Maynila papunta ng Cagayan. Pinaalam ko naman kay Bernard na uuwi ako. Sana sa pag-uwi mo, tapusin mo na rin ang relasyon ninyo ni Jessie, bilin niya. Habang nasa biyahe, tumawag si Jessie. Nasaan ka? Nasa bus, pauwi dyan, sagot ko. Pwede ba tayong magkita? Pagdating mo dito, sa may simbahan, pakiusap niya. Tignan ko, maiksing sagot ko. Noong nakarating na ako sa bahay ay laking gulat ng mga magulang ko. Biglaan daw kasi ang pag-uwi ko. Nagpahinga lang ako ng kaunti at ang ginawa ko ay pinagbihis ko si Jong. Dahil nga sa may pera ako noon ay pinag-grocery ko siya. Hinayaan ko kung anong gusto niyang bilhin. Gusto ko kasing iparana sa kanya ang mga hindi namin naranasan noong bata pa kami. Binilhan ko siya ng damit at pinakain pa. Kinabukasan, dahil hindi ko matiis, nakipagkita na ako sa simbahan kay Jessie. Tinapos muna namin ang mass bago kami nag-usap. Mismo sa loob ng simbahan at noong nagkita na kami, ano? Anong nangyayari sa'yo? Ang Marilyn na nakilala ko dati ay nagbago na. Ikaw naman ang nagpabago sa akin eh. Bigla niya akong niyakap. Please, bumalik ka na sa akin. Handa akong gawin ang lahat. Huwag ka lang mawala sa akin. Sa araw na yon, Papa Dudut, ay nagkabalikan kami ni Jessie. Noong pabalik na ako ng Maynila ay nag-text si Bernard. Kumusta ang pag-uwi mo, be? Tinapos mo na ba ang relasyon ninyo ni Jessie? Noong umpisa ay hindi ko sinabi ang totoo kay Bernard na nagkabalikan na kami ni Jessie. Na nagsumpaan kami sa loob ng simbahan. Pero hindi nagtagal, nagtapat din ako kay Bernard. Siyempre nagalit siya sa akin pero dinedba ko na lang. Nagtagal din kami ng 4 months at last na text ko kay Bernard na game is over. Bigla niyang tanong sa akin, so pinaglaruan mo ko? Sagot ko naman, oo, pinaglaruan mo din naman ako ah. So pareho lang tayong naglaro. Hindi kita pinaglaruan, be. Minahal kita. Kung ang rason mo sa akin ay mga pictures ng mga babae na nagko-comment ako, be, lalaki lang ako. Pero sige, kung saan ka masaya, palalayain kita. Pero sana eh, hayaan mo lang na tawagin kitang be. Kung may problema ka, andito lang ako para sa'yo. Basta ingat ka na lang palagi, be. Mami, miss kita. Madalas pa rin ang tawag at pag-text sa akin ni Bernard, Papa Dudut. Panay ang pangungumusta niya sa akin, pero ini-ignore ko na lamang. Sa Facebook ay nangungumusta pero deadma pa rin. Sinabi ko naman kay Jessie pero ang sagot niya sa akin, Han, may tiwala ako sa'yo. Nabalitaan ko na umuwi daw si Bernard ng Cagayan mula sa Mindanao. Nakita raw sila ni Ate Bel at sinabing wala na kami. Ang sabi ni Ate Bel, masaya naman daw siya at nalaman ko na may bago na rin pala siyang girlfriend. Actually, hindi na ako interesado talaga sa kanya. Minsang tumawag pa rin si Ate Bel sa akin at nagkwento tungkol sa pagkikita nila. Natuloy ang pagpunta ni Jessie sa Singapore, Papa Dudut. Nakapaglabas na rin ako ng passport at bala ko na rin kasi ang mag-abroad, pero may maganda naman akong trabaho. Si Kuya Mar naman, ayon, security officer pa rin siya, kasama ko ngayon sa Maynila. Isang boarding house na kami nakatira at gusto ko na kumuha na rin sana ng condo unit. Pero tatapusin ko muna ang bahay namin sa Cagayan. Hindi ko na rin pinakialaman ang sahod ni Kuya.
Kailangan na rin kasi niya na mag-ipon para sa kanyang sarili. Bata pa kasi ako kaya kailangan kong unahin ang pamilya ko bago ang sarili ko. Hindi mo natupad ni Kuya ang pagiging pulis o pagka-navy niya, naniniwala naman ako papadudot na siguro ay may ibang naghihintay na opportunity para sa kanya. Marami pa rin kaming mga pagsubok na dinadaanan, pero dahil hindi kami pinapabayaan ng Panginoon, nakakasanayan na namin na sumunod na lang kami sa agos ng buhay. Mas talo kasi kaming natcha-challenge, pero hindi na gaya ng dati na sobrang hirap ng buhay namin. Hindi man kami mayaman, pero kahit papa ano, nakakaangat na kami, magtiwala lang tayo sa may kapal. Si Ate Con, dalawa pa rin ang anak. Hiwalay nga lang sa asawa. Si Jong naman na naging bunso namin, nasa kolehiyo na. Pinaghandaan namin ni Kuya dahil ayaw naming maranasan niya ang naranasan namin. Sapat na dalawa lang kami ni Kuya Mar ang nakaranas ng hirap. Engineering daw ang gusto niyang kurso. Nakinig naman siya sa mga payo namin. 24 years old pa lang ako papadudot, pero alam ko na malayo pa ang mararating ko. Marami pa akong gustong gawin sa buhay ko. Kami ni Jessie, ayon, going stronger pa rin kami. Nagtatawagan, nag-aaway pero hindi ganon kalala. Nasanay na ako sa kanya. Ganon pa rin siya at hindi pa rin ako binabate sa monthsary at anniversary namin. Pagbalik daw niya, magpapakasal na raw kami. Ever since ay okay naman ang magulang ko sa kanya. At sa awa naman ng Diyos ay hindi nila pinapakialaman ang buhay pag-ibig ko at lagi nilang sinasabi na kung saan daw ako masaya, suportado nila ko. Sa mga darating na mga pangarap ko, nandyan pa rin sila para sa akin. Sa mga kasama ko naman na working students noon, lahat sila ay natutulungan na rin nila ang mga sarili nilang mapagaan ang buhay nila at ang kanilang pamilya. Kundi dahil sa inyo ay wala ako sa kinakatayuan ko. Salamat sa pakikipagkaibigan. Kay Jessie, salamat sa pagmamahal mo, Han. Oo, hihintayin kita sa pagbabalik mo ngayong 2015. Ako naman, maganda na ang posisyon ko sa Makati at sabi nga nila, kung gusto mo ang isang bagay, may paraan at magtiwala lang tayo sa may kapal. At huwag magmamadali sa pag-angat. Tandaan natin na kung mabilis ang umangat ay ganun din kabilis ang pagbagsak. And do not adjust your dream, adjust your actions. Salamat Papa Dudut at sana'y nakapag-iwan ako ng maraming aral sa mga kabataan at habang ini-encode ko ang kwento ko ay maraming luha po ang tumulong mula sa aking mga mata. Maraming beses ko din na binasa bago ko sinend sa inyo at wish ko ay makarating din sa Cagayan Valley ito. Sa mga kaibigan ko naman, sabi sa akin ay sa TV ko daw ipadala pero mas pinili ko sa iyo Papa Dudut na ibahagi ang kwento ng buhay ko. Sana mapakinggan ng mga kabataang tulad ko ay lumaki sa hirap at nangangarap kagaya ko dati. Mangarap lang kayo. Walang imposible. Sa mga nagmamahal, mag-isip muna ha. Maraming maraming salamat Papa Dudut and more power ang inyong kabarangay, Marilyn. Maraming salamat sa iyo Marilyn sa pagbabahagi mo ng iyong nakaraan at alam kong kinapulutan ng aral ng ating mga tagapakinig ang iyong barangay love story. Tulad ka ng isang halamang damo na kahit abasin mo at putulin ay tutubo at tutubo pa rin. Nakakatuwa na sa kabila ng mga pagsubok na iyong dinanas ay naipakita mo ang iyong katatagan. Tama na mas pinili mong maging matatag at hindi sumuko sa mga anumang kahirapan na iyong naramdaman. At ang pamilya mo ang iyong naging inspirasyon upang pagbutihin mo ang iyong buhay at upang abutin mo ang iyong mga pangarap. Kahit nahihirapan ka ay mas talo kang tumatapang at nagpupursige nang sa ganun ay maputol mo na ang sumpa ng kahirapan. Sabi nga nila Marilyn hindi mo namang kasalanan pinanganak kang mahirap, di ba? Ang magiging kasalanan mo ay ang mamatay kang mas mahirap. Good luck sa iyo at sa buong mong pamilya. Sa mga estudyante naman na nagwo-working student na nakikinig ngayon, sana po ay maging inspirasyon sa inyo si Marilyn na abutin ang inyong mga pangarap. Lahat nga ay pinaghihirapan at naniniwala si Papa Dudut na sa lahat ng paghihirap at pagpupursige ay makakamit mo din ang iyong pangarap. Ang buhay ay puno ng mga pagsubok na dapat mo lamang lampasan at hindi sukuan.
Maraming maraming salamat po sa pagsuporta sa Barangay Love Stories for making us number one. Sa lahat po ng mga kabarangay natin, maaari po kayong mag-email sa bls971@yahoo.com para po sa inyong mga kwento na nais ninyong ipadala upang makapagbahagi ng inspirasyon. I-like ang ating pong official fan page, hanapin po sa inyong mga Facebook ang Barangay Love Stories. Follow me on Twitter at Papa Dudut. Hanggang sa muli mga kapuso, ito po ang mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1.